Sinabi niya na kay Sally to. Si Ate Nihan kay Emir naman daw to. Kaya isipin mo na lang kung anong nararamdaman ko ngayon, kuya. Itong dahilan kung ba't umabot ako sa pagpapalaglag ng anak ko. Tama na! Zeynep! Huwag mo na unti-unti yan ang pagsasabi sa akin. Sasabihin mo na sa akin ang lahat. Please lang huwag mo na ako udyukan laban sa kanila. Kuya, pagod na ako sa pagpaparinig at masasamang salita nila sa akin. Pagod na ako mabuhay, I swear, kuya. Tama na. Hindi ka na babalik sa bahay na yun. Dito ka lang, Zeynep. Dito ka lang. Kuya, paano ko naman gagawin yun? Tingnan mo si Ozan ngayon, nasa trial na siya. Please, kuya, hindi ko siya talaga pwedeng iwan. Gusto ko makausap si Zeynep. Kausap niya, kuya niya. Ozan? Zeynep, wala na talaga tayong dapat pag-usapan pa. Hindi ka na pupunta sa bahay na yun. Ozan? Ano? Hindi ko siya napigilan. I'm sorry. Anong nangyayari dito, Zeynep? Ba't ka hindi pwedeng bumalik sa bahay? Hindi na siya babalik. Dahil bilang kapatid niya, hindi ko siya pinapayagan. Anong dahilan? Hindi ba enough na pinakulong mo ko? Ngayon kukunin mo naman si Zeynep sa akin? Hindi pareho yun. Hindi mo nga alam kung ano pinagdadaanan ng kapatid ko sa bahay na yun. Kiman? Anong meron dito, Zeynep? Ozan, tara na. Zeynep. Alam mo, Ozan? Sabi ng pamilya mo na di sa yung dinadalang bata ng kapatid ko. Ano? Kuya, wag please. Hindi ko siya pababalikin sa bahay na puro masasamang salita ang binabato sa kanya. Mama ko ba yun? Si Nihan. Nihan? Sinabi ni Nihan sa akin na kay Emir daw ang batang to. Hindi mo talaga mai-imagine kung gaano ako kagalit habang nagbubuntis. Can you believe this, Ozan? Tik na yan! Paninira yun na hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Nakakahiya yun para sa akin. Hindi ko na maintindihan kung anong pinagdadaanan ko sa bahay na yun. Nakakagalit sobra. Zeynep, mananagot talaga sila lahat sa akin. Pangako ko yan sa'yo, maniwala ka. Mananagot sila lahat.